mga kamami, in-underestimate ko po yung maaaring maging dulot ng bagyo. Yan. Yan po. Ito. Yan, malakas pa rin po yung ulan at may hangin pa rin po. Yan, nagkalipat po yung aking mga baby bacularis. Hindi ko po in-expect na ganito ang mangyayari dahil nung nakaraang bagyo po, hindi, signal number 4, hindi naman po nagkaganito dito sa amin. Nagkabuhol-buhol. Yan, aral po ito mga kamami. Aral na every time na may mga ganitong paparating na bagyo, may bagyong ganyan, talagang itatago po lahat. Yan mga kamami. Inilagay ko pa naman si Fitonia dito sa aking ICU section. Pero ayan, pagkaliit-liit po na halaman ha. Ganyan po kalakas yung bagyo na hugot po yung ugat. Wait nga lang po. A few moments later. Na nahugot po yung ugat niya. Ito pa nga muna, anak. Ayan, nagkasira-sira po yung dahon. Ay, tumambling na. Teka, balik ka muna dito. At ayan, nagkandabali-bali si Pink Polka dahil nataganan po nung pat ni Pitonia. Yan, ako. Aral. Kasi kagabi po nung malakas na po yung hangin, yung nagri-report ako sa CR, dali-dali nga po akong lumabas, patakbo pa, isinave ko po yung mga halaman na nagwawagaywaya na yung dahon dun sa kabila. Eh, ito po, hindi ko naman po inisip na magkakaganito dito dahil sabi ko po nasa kanto lang, eh, umiiba po pala talaga yung direksyon ng hangin. Ito, matatag po itong si Giant Photos. Ganito pa rin po siya, kung paano ko po siya iniwang kagabi, ganyan pa rin naman yan. Ayan, ako, nabali po, ayan pa isang nabali. Bale. Tusok ko muna nga. Hindi ko po alam kung tutubo ito. Tusok ko natin. Ayan, mga kamami. Tanggalin natin yung plato. Oh, mga baby. Sorry na. Yan ang nangyari, mga kamami. Matigas ng ulo ko. In-underestimate ko yung power ng bagyong Ulysses. Ay, may nabali pong daon. Si Pepe Romy, ha. Pepe Romy or Baby Rubber Tree. Hindi ko na po matandaan ang kanyang exact name. Andan ka muna. Lalo po naganda sira-sira si baby spider plant. Ayan, kung nakikita nyo po mga kamami, nagkalat po yung bacularis. Nahugot po sila sa kanya-kanyang mga pads. Nakalimutan ko po na wala sa isip ko na magagaan nga lang pala sila. Hinilera ko po dito para maulanan sa labas. Dahil nga po ambon-ambon pa lang naman nung bandang hapon, mga 6 PM. Ito po yung pinakamalaki na bacularis. So yan po yung nakasurvive.
yun pong tatlo, yun pong dalawa, sumakabilang ano po yata, sumakabilang unit. Dahil magagaan sila na wala kasi apat po yan eh, apat na magkakasunod ang size. And ito po yung sa pagkakatanda ko, ito yung nanggaling kay Sis Ena. Kasi iba yung ano niya, yung design niya, may design po yung mga pinaka... Ayan, basta ito po, may mga, basta iba yung design niya kumpara dyan, oh. At ito dyan nanggaling po yung mga ano niya, bato-bato niya. So, ang nilipad po yung kasunod nitong laki, yung nawala, kasunod na itong laki, saka yung susunod pa, na kasi laki na to. At ayan po, tumumba. Tumumba. At eto po, Alana. Talagang ano na siya. Wala na, wala na. Lalo na nagkatanggal. Si Snow. Hayaan ko lang muna po sila dyan. Ito si, ano, kawawa. Nadaganan. Yan, hindi pa po ako makakapaglinis kasi umuulan pa. Yan, kung makikita nyo po. Napakalaki pa po ng dilim. Stay safe po mga kamami. Stay safe po. Yan, ganyan po kalakas yung hangin. Nagbabaybayan po sila. Yan. Ito po si Curly Spider. Okay naman po siya dito, matibay naman siya. Hindi ko na siya ipapasok. Ataras, ataras muna. Yan, nabalian. Nabalian si, ano, si Jadelet. Tusok po, nabalian. Tusok, tusok. Mga kamami, ipasok ko na para maitusok ko na sa bagong pot. Ay, ang sumakabilang unit na dalawang bakulari, yan po ang mga casualties at ang mga nabali-baling dahon ng mga natang nabunot na ugat. Gagawin ko po yan next time, alam na this. Mga kamami, dito naman po ako sa kabila. As of 11:30 a.m. in the morning. November 12, mga kamami. Ayan po ang nangyayari. Actually, eto, nakahiga po ito kanina nung nasilip ko. Itinayo ko na po yan. At ayan. Ito po dito, nakahilera po yung tatlong whale fin. Ngayon po, naging isa na lang. Ito po yung isa. At ayun po yung isa sa likod. At ito, kawawa naman po. Ang mga, ano, cactus. Alam, nag-swimming naman na sila. Ay! Ay, naku, Diyos ko doon. Naku. Teka. Papasok ko na po sila sa loob. Doon ko na lang aanuhin. Ayan, ang nangyari. In underestimate ni Mami Joy si Bagyong Ulysses. O ano ba pronunciation? Ito. Ito ka nga muna humarap. Ayan, ako lumalakas na po yung patak ng ulan. Ayan. Yan, nagkasira-sira po ang dahon ni Salum. Naku, sa lakas po ng hangin, umabante. Yan, nakadulo po ito eh. Yan, umabante siya. Yan, ang mga Green Orlando. Ay!
Kailangan na pala tumaligan ng ano, pole. Nagtitrail na siya. Ay, tinan nyo naman mga kamami. Oh, napunta naman pala dito yung isang pot. Ang may sariling mundo po na ano, na succulent. Ayan, pinabayaan ko lang po sila dyan, pero ayan, tumubo naman na po. Standing still ang sibuyas. Ayan, nabalian. Na orthopedic din po. Hamo ka muna dyan. Ayan, matibay naman po ang mga, ano, ang mga whale fin. So, maski hindi ko pa sila mai-repot dahil may aayusin pa po akong iba. Ayan, ang dami pong linisin, ang daming likpitin. Yeah, nagkanda ano, nagkanda spitens po yung mga dahon ni Fortune Plant. Ito po yung iba. Kung ano po nangyari sa aking mga kangkong. Para mga lasing. Hala, mga kamami, nabali pala yung isa. Tutubo pa kaya ito pag inano, itinusok. Ay, pati ito lumupay-pay ko kasi Mami Joy eh. Yun po, nagtauban sila, pinagdikit-dikit ko na nga po kako eh para kuan. Ah, kung dahil kaya po pala ano, habi ko, compress sila dahil nakabukas yung pinto kagabi, hindi tutumba eh, dahil sinara ko, ayun, nagkaroon po ng space dito, ayan kaya po tumumba rin sila. Ayan, matibay naman po itong si Copper Tone. Matitigas po kasi yung pinakadahon niya eh. So, ayan, ganyan sila. Ayan. Ah, ito po, medyo humilig. Ayan, medyo humilig. Lumambot yung lupa niya. Ayan. Ito din po kanina, nakahiga to. Tinayo ko lang nung kwandal malapit sa pinto. Naku. Yan. Nakakalungkot po dahil dun sa mga nakikita ko po sa FB, sa part po ng Nueva Ecija dyan, sa Aurora, yan po sa part ng Bulacan, maging dito din po sa Manila, may talagang baha po mga kamami, mga nasa bubong po sila ng kanilang mga bahay. Tapos meron po yung mga pananim na baha, nasalanta talaga ng bagyong Ulysses na yan. Dahil nga po sa balita kagabi, sobrang ano, sobrang bagal po kasi nung takbo niya. Ibig sabihin yung galaw ng bagyo. So ayun talaga pong kaya sobrang napakapaminsala po niya. So sobra po siyang nakapaminsala sa mga bayan, sa mga lugar po ng part ng Nueva Ecija na yan, Aurora, ayan. Maski daw po sa part ng Bulacan, ayan, bahana. Nakita ko nga po dun sa post ng sister ko. Maski po dun sa lugar namin, hanggang bewang daw po ang tubig sa Malolos, sa Masili, Malolos, Bulacan. Kinukumusta po ako nung naging kasama po namin dati sa bahay. Ayan, ayan, mga kamami, naririnig niyo po ba? Ang pito, ang pumipito po talaga yung hangin. Ayan. Ang ganyan pa po siya, titin naman yan, ulan po yan. Lakas po yan ang ulan. Pagabi po, gustuhin ko man po lumabas dito nung nakita kong nagwawagaywayan yung mga dahon. Takot-takot po ako kasi sobrang lakas po nung hangin. Akala ko nga po ito mas maano,
mababasag itong mga pinto at bintana namin dahil nga po mirror siya. So yun mga kamami, manunod po uli ako ng news para po sa update sa ano, bagyong Ulysses na to. Yan. Hindi po ganun kalakas ang ulan pero still malakas pa rin po ang hangin. Nabawasan nga lang po siya, hindi po katulad kagabi, madaling araw, ayan, hanggang alas 2, alas 3. Ako mga kamami, hindi po ako nakatulog. Maniwala kayo, hindi po ako nakatulog. Kaya hindi po ako makapagpakita dito sa camera. Patong-patong po ang eyebag ko. Sobra. Ayan mga kamami, update ko po ulit kayo later. Ayan mga kamami, bagyang tinatry po ni Haring Araw na sumilip. Ayan. Sumisilip na po siya, kaya lang sa sobrang kapal po ng ulap, hindi po siya makalabas ng tuluyan. Although, mahangin-hangin pa po. At dun po, ayan, parang itinataboy na po talaga dun sa bandang kaliwa yung kapal ng ulap na may dalang ulan. Antayin nyo kung mapapansin nyo po, maliwanag na. Lumiliwanag na. Yan po ang update mga kamami. Wala na po ulan ngayon. Sa ngayon, wala na po. Yan mga kamami, as of 7:30 PM po ng November 12. Medyo mahangin-hangin pa po. Yan, may konting pagalaw po sa mga dahon po ng mga halaman. At medyo clear na po ang kaulapan. Hindi na po umaambon mga kamami. Yan po ang ating latest update sa bagyong Ulysses. So yan mga kamami, ang petsa po ngayon ay November 13, magtatanghali na. Napaka sikat na po, napaka taas na po ng sikat ng araw. Tama po ba, napaka liwanag na po ng sikat ng araw. Yan, napakaganda po ng ating kalangitan, napaka blue mga kamami. Siyempre po ang aking mga ligpitin, pero mamaya maya pa po, pagbaba pa po ng araw, mga hapon na yan sila. At nakapaglaban na po ako. Ayan, time to wash na po ng mga damit at tiyak po na matutuyo. Actually, mga nakahangay na po, isasampay ko na lang po dito sa labas. At dun po sa atin po mga kababayan na nasalanta po ng bagyong Ulysses. Yan. Ingat-ingat po mga kamami. At umaasa po tayo na patuloy po tayong makabangon mga kamami sa lahat po ng ating mga kinakaharap, sa ating pong kinakaharap na pandemic at sa mga ganito pong kalamidad. Ano po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe everyone. Stay healthy, stay fit, and see you on our next one. Bye!